isa sa mga problems ng mga tao na bibili ng bahay ay yung hindi ma-approve sa bangko. Kasi nagbayad na sila ng down payment, tapos pag nag-apply na sa bangko, hindi sila ma-approve. Now, bakit kaya? Pag-usapan nga natin yan sa pagbabalik ng vlog-vlog natin. Welcome back mga ka-vlog-vlogan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at i-click mo na rin yung bell para malaman mo kung may bago akong upload or hindi. So matagal-tagal akong hindi nakapag-upload dahil busy sa work and marami akong ginagawa at yung mga hindi ko nare-replyan sa text, sa message, sa Facebook. Pasensya na kasi ang dami ko talagang ginagawa ngayon para sa mga kliyente. So going back sa ating question, bakit nga ba hindi na-approve yung ibang tao sa bangko? Unang-una, ito na. Real talk tayo. Kasi may mga utang pa kayo. Or baka may mga utang kayong nabayaran. Or may mga existing balances pa kayo sa ibang institution na pinagkautangan nyo. Kasi lahat ng bangko, nakikita nila yung lahat ng parang credit ninyo sa iba't ibang institution. So, ang uso ngayon, di ba, minsan is yung home credit or yung mga bibili ka ng appliances, tapos yun. Aminin natin, may iba sa atin na hindi talaga nakakabayad ng on time or minsan, baka nga yung iba nakalimutan nyo na or pinakasan nyo or whatever. Ayun, yun po ay nakikita ng mga bangko. Or maybe yung iba naman sa atin, meron pang mga outstanding balance sa SSS, may outstanding balance sa pag-ibig ng mga calamity loan, mga ganun na mga hindi pa bayan. Kasi aminin natin, meron iba talaga sa atin na hindi nakabayad loan, lalo na yun sa mga government loans. Kasi yung iba, reasoning ng iba, ay nako, pera ko naman din yan kasi yun yung hinulog ko na sa contributions ko sa SSS, contribution ko sa pag-ibig. Yun yung reasoning ng iba kaya hindi binabayaran yung loan. Mali po yun. Pag sinabing utang, utang, kung ikaw magalit ka sa kaibigan mo, di ba, nangungutang, tapos ano, hindi binabayaran, galit ka, ganun din naman yun yung situation. Ngayari, may kaibigan ka, na binibigyan mo ng pera, kung bigay yun, bigay. Pero kung utang, utang. So, ganun din yung usapan. So, yun lang. Real talk tayo. Meron kasi talaga ganong situation. So, kung meron kayong mga ganong instances or mga utang na nakalimutan nyo or hindi nabayaran sa mga institutions, that is one of the reasons bakit hindi kayo na-approve sa mga bangko. Next is yung income and debt ratio. Ano ibig sabihin ng income-debt ratio? Minsan kasi, yung income nyo ay hindi sapat para i-cover yung mga utang. Kasi eto lang, isipin nyo na lang. Pag nag-apply ka ng loan sa bangko, hindi lang naman yung loan amount o yung uutangin mo ang tinitingnan ng bangko. Siyempre, tinitingnan nila yung income mo. Tapos, saan na pupunta yung income mo? Tinitingnan din nila yon. So, siyempre, alam nga naman, kukunin ng bangko lahat ng kinita mo, di ba? Siyempre, kukonsider din ng bangko yung living expenses mo. Yung living expenses, ibig sabihin kung ano-ano pa yung ibang gagastusin mo sa bahay o sa buhay mo. Paaring umuupa ka ng renta sa bahay or sa tinitiran mo. Siyempre, alam din ng bangko na nagbabayad ka ng tubig, kuryente, pagkain, yung pampaaraw ng mga anak. Lahat ng mga information na yun, tinatanong yun ng bangko, di ba? Ilan yung anak, mga ganun. Yun, kinoconsider lahat ng bangko yun. At malamang sa malamang yung iba, titingnan ng bangko na, well, kung uutang pa sila at dadagdag tayo sa gastusin nila, baka wala nang matira para sa pamilyang to. So, kaya minsan hindi rin kayo na-approve. Yun yung isa sa mga reason. So, income and debt ratio and income in general. Kasi, yun na nga, may mga tao na, yun, kagaya natin, na hindi naman tayo mga milyonaryo. Hindi man tumatay ng ginto yung mga aso pusa natin. Ganon. So, pero, meron tayong remedy dyan. Ang remedy dyan is bayaran mo muna lahat ng ibang utang mo. Para wala kang utang na i-declare pag nag-apply ka. Isa lang yun sa mga ano, isa lang yun sa mga trick kung paano ka ma-approve next time. Yung mali-maling information sa form, kung maliit na bagay lang yun, form lang yun. Pero kasi, kailangan mong intindihin na dapat lahat ng mga sinulat sa application form ay accurate, dapat tama, at dapat totoo, hindi ka nagsisinungaling. Merong paraan yung bangko na masingil ka, may paraan yung bangko para makontak ka, and syempre may background check, parang ganun. Kaya, kailangan tama yung information. Ang problema kasi sa ibang tao, minsan hindi iniintindi kung ano ang
ang inaano sa form, ano ang hinihingi sa form. Minsan, yung ibang tao naman, hindi binabasa yung form. Parang kung ano lang yung basic na nakikita nila dyan, yun lang din yung chinecheck, yun lang yung sinasagutan. Hindi nila sinasagutan yung ibang bagay. Ayun yung problema kasi sa ibang tao. Ang problema naman sa mga forms, minsan, masyadong maliliit, minsan naman masyadong hindi mo alam kung ano yung hinihingi, minsan malabo yung form, tipong ito yung box, kasulat dito yung instruct. Hindi mo alam kung saan ka magsusulat. Parang mga ganon, medyo mahirap din intindihin yung ibang form. Diba? At saka yung ibang form, parang hindi mo, parang kailangan mo pa ng taong mag-explain sa'yo ng bawat item kung anong isusulat mo. Parang ganon. So hindi ko naman din masisisi yung ibang tao kung bakit nagkakamali sila. Kasi nga, minsan ang hirap din naman intindihin ng mga form. Pero sa ating part naman, sana din naman mag-effort din tayo na intindihin at maghanap ng paraan para maintindihan natin kung ano ang hinihingi sa form. Okay, dahil kung may maling information, may kulang na information sa form, eh hindi ka talaga i-approve. Hindi mo alam na yung field na yun required pala, hindi mo sinagutan. Kasi hindi ka lang nagbabasa ng maayos. Diba? So, isa yun sa mga lesson na kailangan matutunan natin lahat. And the next is yung job stability. Job stability, medyo ano ako dito kasi wala tayong magagawa dahil yun yung requirement nila. Pag sinabi kasi job stability, yung ibang banko nagre-require sila na kailangan employed ka within this company for a minimum of 2 years. Parang ganun. Kailangan, kung bagong empleyado ka pa lang sa isang company, hindi ka nila approve kasi feeling nila mag-resign ka anytime. And ito lang, nangyari lang to madalas nung nauso yung call center. Kasi naman, ito mga ibang tao ng taga-call center, ng mga panahon yun, yung mga tinatawag namin hopper yung 3 months ka lang sa isang company, lipat ka na naman, tapos lipat ka na naman, kasi meron kang hindi nagustuhan. Parang mga ganun. May mga ganung tao kasi yung kasagsagan ng call center talaga. Doon nauso yung requirement na minsan 2 years ka dapat employed kasi isang ganitong company. Doon nagsimula yun. Dati hindi, maalala ko lang dati, hindi talaga to requirement. Pero dahil dun sa mga taong walang hiyang ng mga ganon, ng mga hopper, ng mga panahon yun tapos nangungutang, tapos hindi binabayaran, kaya yun, damay-damay na. Pero, naintindihan ko naman, kasi syempre, yung banko nag-i-invest sa'yo, nagpapautang sila sa'yo, kailangan nilang maghanap ng proof na may income ka, stable, na regular yung income na pumapasok sa'yo. Parang ganun. So, hindi mo sila masisisi. Diba? So, yun yung stability. And eto, next reason. Masyadong, ewan ko mababaw, pero ewan ko kung bakit requirement nila to. Yung wala kang landline sa bahay. Diyos ko, uso pa ba ang landline na yan? Yun, pag wala kang landline, hindi nila i-approve. Siguro dahil pag cellphone kasi madaling palitan yung SIM card, madaling magpalit ang number kaysa mag-landline, medyo fixed kasi yung landline. Isa siguro yun sa reason kasi syempre kung maniningil sila ng utang, tatawag sila somewhere, diba? So, yun isa siguro sa mga reason kung bakit hindi na-approve. Hindi natin alam kung yun yung strict rule ng mga banko, pero that could be one of the reasons why hindi na-approve. Medyo mababaw nga lang talaga siya. At medyo, hindi rin ako medyo approve masyado sa ganong reasoning. Pero, ganun talaga. Choice nila yun eh. So, another thing is yung age pala. Yung age. Kasi, kung mas bata ka, mas maganda kung mag-apply ka na ng loan para sa iyong bahay o para sa iyong kotse. Kasi, alam nyo kung bakit. Usual na retirement age is 60 to 65. So halimbawa 40 years old ka na. So yung next factor is yung age. Kasi diba usual retirement age is 60 to 65 years old. So may mga times na, example ngayon 25 ka pa lang, tapos mag-load ka 30 years to pay. So medyo may time ka pa. Pero pag nag-loan ka ng late na, let's say if you're 45 years old and then, ilang years na lang yun, 15 years to pay. Pero ang gusto mo, bayaran mo siya in 20 years. So, medyo off na siya. Lalagpas ka na sa age 60 or 65. So, hindi na siya kinukonsider ng banko. Kasi nga, 60 and 65 years old, mga retirement age na yun, dapat hindi na nag-work. So, isa yun sa mga factor kung bakit hindi ka na-approve
Buti sana kung may mga milyonaryo tayo or may mga businesses tayo na ayun, medyo stable income, yun, baka ma-approve pa. Pero para sa ating mga karaniwang employees lang na wala namang other source of income, so yun, medyo consider din talaga yun. Iko-consider din talaga yun ng mga makakita. So, ano yung ma-advise ko para ma-approve ng loan? Usually yung mga kagaya sa atin na ano, employed. Isa lang ang advice ko. Ay, dalawa lang. Number one is build a relationship with the bank. And number two, build a relationship with your agent or broker. Kung ano man. With sa bahay. Ano ibig ko sabihin na build a relationship with your bank? Magsimula kayong mag-open ng account ng maaga sa isang banko. Kailangan regular kayong nag-iipon. Regular kayong naghuhulog ng pera sa banko nyo. Kailangan hindi na ko-close yung account. Parang ganun. Alam nyo kung bakit? Kasi titingnan din niya yung record na yun eh. Aside from the fact na kailangan yung bayaran yung mga utang nyo and everything, having an account na matagal na existing sa isang banko, nakakatulong yun. Lalo na kung regular mo naman siya hinuhulugan ng pera. Kasi, ano ba naman yung paano madaan, limang daan, isang libo na hulog, basta regular. Kasi, ano yun eh, ibig sabihin nun, may impression ka kaagad with the bank na nag-iipong ka talaga. Lalo na may record ka sa kanila, kilala kanila. Yun. Tapos, kung meron kang loyalty sa isang ano bank, mas maganda rin. For example, nag-open ka ng account dun sa isang bank, dun ka na rin kumuha ng loan mo sa, palagay natin, bumili ka ng kotse, nag-loan ka doon sa bankong yun for a car. Tapos nabayaran mo na yung kotse. So, it builds that brand loyalty kunyari dun sa bankong yun. So, the next time na mag-apply ka ng ibang klaseng loan, let's say housing loan, nalapitan mo lang yung same banko na yun, mas madali ka nilang ma-approve kasi may record ka sa kanila, doon ka nang utang before, doon ka nang si-save. So, nakikita nila yung record mo. Now, another thing is yung second thing is yung build a relationship with your agent. Alam ko mahirap maghanap ng ahente na pinong kasi karamihan sa mga ahente ngayon or merong mga ahente ngayon na concerned lang sila na makabenta ng unit. Na after nilang mabenta, mahala ka sa buhay mo. Mahala ka sa buhay mo. Hindi na magre-reply, hindi ka na aalagaan kasi nga parang feeling nila tapos na yung responsibilidad nila nung bumili ka na ng bahay, nung pumirma ka na ng kontrata na babayad ka na ng down payment o yung equity. Merong mga ganong ahente, aminin natin, real talk tayo. Pero kung makahanap ka ng ahente, make sure na you build your relationship with the agent na tipong hindi lang puro, hindi mo rin sila sobrang kukulitin, na tipong papakitaan mo ng sama ng ugali, parang ganun. Kasi, syempre, sila yung makakatulong dapat sa inyo. Like in our case, yung agent namin, siya yung tumulong sa amin para kumontak ng banko kung saan pwede kami mag-apply ng loan. Although, meron na kaming relationship na na-build with a certain bank, which is East West Bank, kasi sa East West Bank may savings account doon, tsaka may checking account kasi doon namin kinuha yung kotse, doon kami na car loan sa East West Bank, doon kami na approved before and nabayaran na namin yung kotse. So in a way, maganda yung banking relationship namin with East West, hindi naman nakoclose yung account, doon pa rin yung checking account, tapos yun na nga, may record kami for car loan, so lumapit din kami doon sa East West Bank for the housing loan. Pero, nag-ask pa rin kami ng tulong doon sa agent namin, baka meron pang mahanap na ibang banko na baka mas mababa yung rates na i-offer sa amin. So, ayun na nga, nagtulungan niya kami at nakahanap kami ng ibang banko, which is RCBC. Minsan kasi may mga kailangang papers, papeles, galing sa Fininvest na kailangan ng banko. Nagawa namin, tinatawagan namin yung agent namin. Sinasabihan namin, huwag kailangan ni RCBC ng ganitong form, ganun. Paano ba to? Hindi namin alam ko ganun. Tapos siya lang kukontakt dun sa banko. So, it saves us time. And then, it saves us a lot of effort to look for those paperwork kasi minsan siya lang gumagawa. Minsan siya lang papaliwanag sa banko. Parang ganun. So, yun. Yun yung dalawang bagay na kailangan yung gawin. Lalo na yung mga OFW. I suggest na bago kayo malis, mag-open muna kayo ng account dito. Tapos, yun, bulugan yung palagi yung bankong yun. Alam ko nagpapadala kayo sa pamilya niyo for their panggastos, pero syempre, you also save for yourself and then you may
hulog with your bank account dun sa ano, para lang mabuild yung name mo dun sa bank na yun, makabuild ka rin ng relationship with that bank, para kung sakali mag-decide ka na mabuild ng bahay at housing loan or whatever, meron kang bank matatakbuhan. So yun lamang po mga kablog-vlogan. Kung meron kayong comments and questions, please comment down below. At again, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit yung bell. At hanggang sa susunod na videos sa ating vlog-vlogan.